Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Hamudi Vlog. Kumain kita niyo guys. Kami po ay papunta sa Masjid Al-Nabawi upang magsalado ng Salatul Maghrib. At pagkatapos po ng Salatul Maghrib, ito try po namin pumasok doon sa libingan ng ating Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hindi po tayo basta-basta makakapasok doon kasi kung wala po kayong appointment, hindi po talaga kayo makakapasok. So kami ay nakapag-appointment na. So ipapakita po namin yung appointment namin para kami pa ay makapasok. At ititry po namin mag-video doon kasi bawal po talaga gumamit ng cellphone doon sa loob. So ngayon kami po ay malapit na sa Masjid Al-Nabawi. Nakikita ko na po yung mga building kasi dyan po yung Masjid Al-Nabawi sa unahan ng mga building na yan. Nakaharang po yung mga building na yan sa Masjid Al-Nabawi. Makikita niyo guys, halos wala pong simento sa dinadaanan namin kasi tinanggal po nila. Ito po ay papalitan nila. Pag may kita po silang medyo may sira o hindi maganda, pinapalitan po nila kagad. So, kung makikita niyo, nandun po sa unahan yung Masjid Al-Nabawi. Adama dyan ang saling. Syukran. Kung makikita niyo guys, yan po yung mga building na sinasabi ko na nakaharang sa Masjid Al-Nabawi. Kung makikita niyo, nandun po sa gitna yung Masjid Al-Nabawi. So ngayon, kami ay papasok na sa loob. Kung makikita niyo, marami na pong pumunta papasok dun sa loob. At kailangan po mayroon po kayong tawakal na kasi hindi po kayo makakapasok doon. At kahit may tawakal na kayo guys, kung hindi po kayo na-vaccine ng first dose, hindi po talaga yung makakapasok. So, alhamdulillah, kami po ay tapos na sa second dose. So, ngayon, kami ay papasok na. Yan po yung Masjid Al-Nabawi. Kung makita nyo guys, yung daanan dyan papasok, mayroon pong mga police na nakaabang kasi chinecheck po nila yung tawakal na kung kayo po ay tapos na sa first dose. Kung hindi po kayo tapos sa first dose, hindi po talaga kayo makakapasok dun sa loob kasi bawal po talaga.
Al-Masjid Al-Nabawi was the third mosque built in the history of the Islam, and now one of the largest mosques in the world. And it was also built by Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam in the year of 622 Hijri, after his arrival in Medina, riding a camel called Kaswa. He arrived at the place where this mosque was built, which was being used as a burial ground. Refusing to accept the land as a gift from the two orphans, Sahal and Suhail, who owned the land, he bought the land which was built by Ayyub Ansar, and it took 7 months to complete the construction of the mosque. Kung makikita nyo guys, marami na pa yung mga tao dito sa loob. Iyan po sila. So, sila po yung nagbibigay ng mga pagkain ngayon kasi ngayon po marami po nagpa-fasting. Kasi 2 araw na lang po, Eid na po. So, ngayon, sila po yung nagbibigay ng mga pagkain kasi malapit na po yung Salatul Maghrib. So ito guys, yung binigay nilang pagkain. Nagbibigay po sila ngayon ng pagkain kasi ang mga tao po ay nagpa-fasting ngayon. 2 araw na lang po, Idul Adha na po. So ngayon, ito po yung binigay nilang pagkain. So mga ilang minuto, magsasala na po ng Salatul Maghrib. So inantay na lang po namin yung Adhan. So yun na nga guys, itutaray po namin mamaya pumasok doon sa libingan ng ating Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kung makikita niyo yung nasa unahan namin po, yan po nagbibigay sila ng Zamzam water at saka pagkain. So ngayon, kami po ay tapos na magsala ng Salatul Maghrib. So lalabas po kami para pumunta doon sa libingan ng ating Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So ito try po natin kumuha ng video doon kasi bawal po talaga yung mobile doon. Bawal gumamit ng cellphone, bawal mag-video doon sa loob. So ito try ko lang po kung makakapag-video tayo doon sa loob ng libingan ng ating Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So ito na yung mga tao napapunta doon sa libingan ng ating Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yun na nga, hindi po tayo nakapag-video dyan sa loob kasi bawal po talaga. So dito pa ako sa labas, galing ako dyan kanina. So bawal po talaga kasi maraming nakabantay na polis. Bawal po mag-video sa loob. So ngayon nandito po tayo sa labas. So yun na nga guys, kahit hindi po tayo nakapag-video doon sa loob, at least nakapasok tayo doon sa libingan nating Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So sana nagustuhan niyo ang video na to. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa channel na to, please don't forget to subscribe, click all the notification bell para maging updated ka sa mga susunod pang video na i-upload natin. So maraming salamat, thank you for watching, God bless and stay safe, Eid Mubarak!